Hello. May kwento po ako ngayon. Kasi nare-reflect ko, patapos na po yung 2021. But I remember I have a friend, my best friend, before I came here sa America po. Lagi siyang nagpapatingin sa akin through tarot and all of that. At saka ang story ko po ngayon, nang nalaman ko po na namatay po siya, na the love scam siya. Okay. So, paano po siya na love scam? At paano ko po nalaman lahat ang nangyari sa buhay niya? Ito po ang story ko. Itong kaibigan ko po ay doktora. Okay? Pero hindi ko po siya pangalanan for the sake of privacy. Doktora po siya sa Pilipinas at nag-Saudi siya. Doon sa Saudi, nakakilala siya ng online na boyfriend. Yun din ang hindi ko alam noon, kasi hindi kami nagko-communicate noon kasi malayo siya, nasa Saudi siya. Pero since ako nagpapatarot siya sa akin, kasi ako before ako maging doktora, tarot readers na po ako. So I started at the age of 17. So nung mga around 26 years old, mga 30 na ako, I become a doctor, a medical doctor. Pero itong kaibigan ko na ito, na nakilala ko lang siya, kasi co-resident, residente siya noon sa internal medicine. So, kaya na nahihiya siya na i-admit kung anong nangyari sa kanya, na love scam siya. At saka lately, mga na-confirm ko nga, mga hindi pa matagal na 1 year ago, na-confirm po sa kasi niya na namatay nga siya dahil sa sobrang stress. Ito po yung nangyari sa kanya, dahil nga Scorpio sign siya, napaka-secretive niya. May nakilala siya sa online doon sa Saudi Arabia, na nag-trabaho siya before as a doctor. Yung ano niya, yung pangalan ng online boyfriend niya, no? O fiancé. Ilagay lang natin, pero love scam to. Nigerian love scam. So, ang pangalan niya ay Alexander Wilson. So, ang nangyari po dito, itong kaibigan ko po ay chat sila ng ganon hanggang nag-video call na lahat. Na sabi niya, may magpapakasal na daw siya nung bumalik siya sa Pilipinas. And nandoon ako sa Pilipinas noon, ng mga 7 years ago siguro, nandoon ako sa Pilipinas. Sabi niya sa akin, magpapakasal na daw sila at Boracay wedding. Yun ang sabi niya, ang lalaki daw ay British Petroleum Engineer. Yun ang pagkaano ko. So, hindi naman ako nagdududa or ano, nakikinig lang ako sa kanya. Pero, at first, parang ano siya, wala siya sa... Yung parang bankrupt siya talaga, na bankrupt. Kasi nga,
Oh, nakita ko siya. Supposed to be marami siyang pera kasi doktor siya from Saudi, di ba? Pero hindi siya nagsasabi na uuwi siya. Nung nakita ko siya, may mga ano siya, may yung mga eye infection ba siya? So binigyan ko siya ng antibiotic kasi nga noon doon ako sa nagtatrabaho sa health center. So binigyan ko siya ng antibiotic para maano yan. Sabi ko nga sa sarili ko, bakit hindi siya makabili ng mga antibiotic na iti-take niya kasi diabetic siya. Eh yun ang ano, ang nangyari. Naging yun na, sabi niya magpapakasal. Nagkita kami sa SM, sabi niya papakasal ako sa British Petroleum Engineer. Ang pangalan niya daw ay Alexander Wilson. Yun ang kuwan ko lang kasi naghihiram siya ng pera. The time ang gusto niyang hiramin eh sa asawa ko, Amerikano, gusto niya manghiram ng $1,000. Bali, padadalay niya kay Alexander William Wilson pala na nandoon sa Nigeria. Doon daw nagtatrabaho sa petroleum company. Bali, petroleum engineer. So, mara. And then, doon ako nagkutob, no? Nung sabi ko, pachat nga doon sa kay Alexander na yan. Kasi interesado akong malaman kung makita siya. Machat sa. So, nag-ready na si Alexander na mag-chat sa akin. Sabi ko, paki ano mo nga yung cam para makita ko yung mukha niya ba? Ay nako, sabi niya, marami lang siyang alibay. Sabi niya, ang computer niya daw, walang cam, so hindi siya magpapakita ng mukha, o ganun. Sabi niya, ang rason pa nun, iba, ang kay Mads, ang iba. Nung sa kaibigan ko kasi, obvious na sa akin, manghiram. Pero yung sabi ni Alexander sa akin, yun na nga ng ano na siya. Aksidente daw si Madeline. Sabi ko, nandito na dito sa Pilipinas. Hindi na siya sa Saudi Arabia. Sabi niya, nag-ambulance daw, accident, kaya dapat padalhan ng pera. Sabi ko, kakausap ko lang. Nandito na nga sa Pilipinas. Yun. At saka, nagtatalo pa kami. Sabi ko, pakita ka nga, sabi ko. Ayaw niya magpakita, sabi niya, lahat na minura niya na ako. At saka, nung nag-asa ko na magpakita sa sakam, sabi niya, minura niya na ako. Nung gano'n nagduda na ba ako. Inabihan ko nga si ang kaibigan ko na ito na hindi ko rin pangalanan, no. Hindi napakita. Sabi ko, hindi siya nagpakita ng... Sabi niya kasi walang cam. Yun. Pwede ba yun? No, yung walang cam, yung computer. Yun. Maraming dahilan. So, tinuloy niya pa rin. Yung, hindi siya nakahiram sa akin ng $1,000. Kasi nga, sigurista kasi ako. So, lalo na may ano ako noon, may premonition ba ako nagpa sa isang psychic din, sinabing yan ang kaibigan mo, hiram yan balang araw pero hindi yan babayaran. So kaya pumasok talaga sa isip ko yan. Ngayon ang nagalit nga dun sa akin si binalak ako ni Alexander na yan. So ang sinabi niya sa akin,
Sabi niya, hindi kita i-invite sa wedding ng best friend mo sa Boracay. Sabi niya ganun. So, ganun, parang hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Diba? Bakit nanghihingi ng pera? Eh, marami naman siyang pera. Bakit ganun yung mga actuation niya sa akin? Na kabago-bago nga lang, ko lang nga kilala siya. Diba? Yun bang sabi ko nga, ang i-rewind ko ba kasi na ano yun nga na nagpunta kami, nagtrabaho kami sa later on si yung kaibigan ko na ito, pumunta nga ako sa Manila, sa Manila kasi taga probinsya nga ako. So doon sa Manila, nabaybayan ko yung mga papeles ko for going to the States sa US Embassy. Nagtabaho din ako doon as a resident doctor doon sa Manila. Ito, kasama ko siya sa isang bahay. Yung kaibigan ko na ito, best friend ko, pinatira niya ako sa bahay niya ng tiya niya. Kasi malapit, walking distance na sa hospital, no? Around that time, nakikita ko na yung kalagang katotohanan kung anong nangyayari sa kanya. Eh, hindi siya makakain. Kasi nga, yung mga pera ba, dapat ibigay niya dun, ipadala niya. Pinabasa niya sa akin yung mga love letters ni Alexander Wilson. Yung very start. Sabi ko, may babala na pala sa ibang babae na ang pangalan ay, ano ba yung pangalan ng babae na yun? Parang hindi ko, si Joy, ang sabi. Na ipapadakip niya daw yung si Alexander Wilson na yun dahil hiningan nga siya ng pera. $1,000 din. Pero hindi daw nagpakita si Alexander, hindi sila daw nakasal o ano. So sinabi ni ng kaibigan ko sa kanya, akin, sabi niya, una ano yan, si sabi ni Alexander na in love sa akin yan si Joy, kaya yung sinisiraan lang ako niyan. Oh, sabi niya. Eh, kaso ikaw yung pinili niya daw, yung kaibigan pinili niya. So, si itong kaibigan ko naman, naniwala sa bola ng dito ni Alexander Wilson. Siguro, sindikato to sila na nakita talaga ng kaibigan ko na video cam niya to. Kasi kung sa chat lang, parang hindi siya maniniwala na guwapo at saka ano to, ng puti, Briton. No? So, baka may na-hire sila na isang Briton din. Pero all the way, marami nang nagtitext sa kanya later on sa Manila. Sabi, give me the money, or yun, magkapi break na daw. Eh, ang dami-dami ng pile ng pera na naas ni Alexander Wilson na yan. So, ginugol search ko yung modus nila. Nag-start pala yan sa ano, sa ato, sa ano ba, sa start pala yan sa ano, sa ayun, sa makipagkita ako, padalhan mo ako ng pera ngayon. So, para may ano ako sa eroplano. Kasi yung boss namin, hinuhold ang aming passport. Maraming ano, pagkatapos ng binigyan ng plane ticket money,
Sabi niya, nawala daw kasi hinold up. Pagkatapos mabuti lang na may good Samaritan daw na nakakita sa pinadala siya sa ospital. Tapos sumigay uli ng pera. Yun pala, di padala ng padala naman tong kaibigan ko sa Nagloka de Amor. Diyan sa love scam na yan. So, hindi ko alam na may karelasyon na pala siyang scammer online before kami mag-meet sa Pilipinas. Hindi niya rin sinabi na uwi siya. Pero, dun sa Manila, utang na utang siya. Kasi sabi ni, at hindi siya naniniwala sa akin na, oh, baka ano yan, sabi ng asawa ko, Amerikano, kasi na ang asawa ko, trabaho niya, correction officer, police yun. Sa Amerika, kasi alam niya may maraming mga taga Nigeria, scam capital yan, of the world. Binalaan siya ng maraming beses, pero hindi siya naniniwala. Pero yung ilusyon niya, sa kanya na, sabi niya, na makapag-asawa siya ng mayaman, na hindi niya na kailangan manganak, kahit may edad na siya, kasi may anak na yon, na babae, tsaka gwapo si Alexander. Kung manganak din siya, okay din, di ba? Parang ideal na ideal talaga na lalaki. So, hanggang ibinenta niya na yung bahay nila ng tiya niya. Sabi niya, sige lang, ibenta natin to, lupa't bahay para mangutang sa bangko, ganun. Para maipadala lang doon, para hindi tayo para matuloy yung kasal nila. Hanggang nag-file na lang ng file. Ang pangit doon, kasi ako nga ang best friend niya, di ba? So, dapat sinabihan niya ako ng the all truth. Kasi alam niyang ako magaling rin akong manghula, di ba? Tarot reader rin ako. Psychic din ako. Alam ko, naliloloko na siya. Pero hindi siya naniniwala. Sabi ko, kahit dun sa Quiapo, punta ka doon, magpabaraha ka, tingnan natin kung anong sasabihin. Ganun parang yung feeling niya. Darating si Alexander Wilson Daling. At alam mo ba, marami na yung mga hate messages niya na sinisend sa kanya. Kasi nga, magkasama kami sa trabaho. Gusto niyang, naglipat na ako ng bahay, ng room. Kasi nga, gusto nilang ubusin yung kita ko sa hospital para ipadalang dito sa Nigeria. Eh ngayon, ayoko naman, naawa lang ako sa kaibigan ko. Kasi may diabetes siya. Complicated with hypertension. Mataas yung mga BP niya na sobrang stress. Hindi pa na umiinom ng maintenance. Kasi nga wala na siyang iniisip niya lang lahat na yata ng kikitain niya. Papadala niya doon sa kay Alexander Wilson. No? Tingnan mo kung ano yung epekto ng love spell na ginagawa ng mga Nigerians. So, may content ng love spell talaga yan. Kasi, nabaliw siya, naloka de amor siya. Ubus lahat. So, ang ginagawa ko noon, ako yung bibili ng pagkain para, kasi may sweldo din ako, para ipakain sa kaibigan ko kasi nangangayayat na siya. Eh, yun nga, ayaw pa niya tantanan yung ginagawa niya na padala ng padala. Ang hiningi pa naman, $1,000 every week. $1,000. So, pinapakita yung sa Western Union. Yung mga pinadala niya. Ang dami-dami na. Sabi niya, sisingiling niya daw pag pumunta ni si Alexander Wilson dito sa Pilipinas. Sabi niya, kasi yun nga ang mga story ko hindi nangyari. Sabi niya pupunta daw si Alexander Wilson sa Texas.
Eh, sabi ko, God, kasi pupunta na nga ako sa Amerika. Ngayon, nung nandoon ako sa... dito sa Amerika, nag-ask pa rin siya sa akin. Sabi ko, tama na yung mga ano mo, pahula. Sabi ko, tama na yung ano mo sa lalaki. Huwag ka nang mag-ano diyan, ng mga foreigners online. Makalulukuhin ka lang nun. Eh, hindi nga niya admit. Kasi nga ma-pride siya, diba? Kasi kahit doon, sabi niya, asawa niya daw talaga si Alexander Wilson. Nagpakasal sila sa Saudi. At saka kahit sa kaibigan ko, na niya ako, talagang narunong siya magsinungaling. Hindi ang totoo. Sabi niya, nag-divorce daw sila. Pero sa totoo, wala na akong balita sa kanya. Last kong ano sa kanya. Sabi ko, bakit hindi na nag-text yung kaibigan ko na parang kapatid ko na babae? Kasi wala nga akong kapatid na babae. At saka wala rin siyang kapatid. Pareho lang kami. So, yun na nga ang nangyari. Alam mo kung anong ginawa ko. Hindi na siya nag-text. So, inayaan ko lang, baka sabi ko nagtampo to o ano. Kasi may mga kaso siya sa, na istafa sa Pilipinas. Yung nagbenta niya yung mga bahay, lupa, tsaka nangungutang siya sa bangko para ipadala lang doon. Hanggang isang araw, hindi na siya nagpaparamdam sa akin. So, hinanap po yung mga friends niya. Ina-add ko sa kanyang Facebook account. At yung best friend niya talaga, yung childhood friend niya na babae, sabi niya, patay na siya. Eh, nun, parang iyak na iyak ako. Iyak na lang ako ng iyak. O nangyari sa kanya. Sabi ko, yung mga, itong mga totoong Nigerian scammer na ang pangalan ay, yung pinapadala niya sa Nigeria ng pera. Actually, hindi yun si ano. Hindi yun si Alexander Wilson ang pinapadala niya, kundi si Miles Verbridge yung pangalan nun. Alias lang yung Alexander na yun. O sindikato ito ng mga... So, namatay na siya, sabi ng kaibigan ko. Sabi ko, bakit, saan ba yung mga picture niya? Wala nga siyang picture. So, nagduda pa rin ako. So, later on, communicate ako sa kasin niya. Hinanap ko sa Facebook. At sinabing namatay nga siya. Sabi ko, nagpakamatay ba siya? Sabi niya, hindi. Ano lang daw, sabi niya. Ayaw niya na daw mag... sumama daw pakiramdam. Hindi na pa-hospital. So, na tagpuan lang daw patay sa loob ng kwarto. Pero hindi daw nagpakamatay. Pero sa akin, ano ba yun? Nagpakamatay siya. In other words, sobrang stress. Hindi niya nag-take ng medication niya. Hypertension siya. Diabetic siya. Wala na. So, hindi niya nilagaan sa sarili niya. Nagtrabaho nga siya para lang ipadala doon sa Nigerian scammer na sinasabi niya sa lahat na asawa niya. At hindi na nga ang ikakasal sa, nung nandito sa Amerika, sabi niya, asawa niya na. So, ito lang ang, at saka namatay siya, baon-baon niya yung sekreto na ito. At ito lang ang masasabi ko, maraming mga babae na nahihiya, lalo ng mga educated na sila, na-scam. Pero kahit sa kanilang best friend, hindi nila masasabi yung totoo kasi nahihiya sila. Kasi doktora ba naman or abogada ba naman or whatever, na-scam sila. So, love scam is another way of scam. No? Pero lahat-lahat niyan, may ano niya na pera. Kasi kung ayaw mga mag-asawa ng mayaman, hindi ka masascam. Kasi kung Amerikano lang asawahin mo, hindi ka ano dun sa mayaman,
Hindi ka man sa scam. O Briton. At saka guwapo yung picture. Yan o, na humaling sila doon sa guwapo, mayaman. Sa lahat ng klaseng scam, kung hindi ka nanghangad ng pera, hindi ka, wala kang greed, na like for example, nanalo ka sa jackpot, ka sa loto, hindi ka naman tumatay ha. O anong klaseng pera dyan na ibibigay sa'yo. O, katumbas ng ganito, ganyan, scam yan. Pyramid scam o anong klaseng business na biglang yaman. Scam yan. Mag-asawa ka ng mayaman, nanalo ka sa lono, loto, o ito, na hindi ka naman tumataya, at saka yung ito, business, na mataas yung interest rate, mga 20%, scam yan. Kaya kung sa simula, matunugan nyo na po na nangingi ng pera, kapalit ng isang bagay na gustong-gusto nyo po, yung weakness nyo po. Naging greedy po kayo. Scam po yan. So, hindi kailangan educated ka para malaman mo ito. Maluloko kahit sino. Educated man o uneducated. Matalino man o bobo. Bobo man, may pinag-aralan o matalino. Pwedeng ma-scam. Kasi, nasa atin yan kung magpapadala tayo sa tawag ng pang-aakit ng pera. Na maraming pera na hindi naman natin pinaghirapan. So, sana maging ano to sa inyo. Maging inspiration at maging aral sa lahat. Huwag magpapadala sa online scamming. Okay, bye.